every time na naisa sa pamuhay po natin ang salita ng Diyos, kagaya raw natin po ay matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So ito po ay nangangahulugang may mga dilubyo mang dumating, may mga bagyo man ang pagsubok, pagbabayo ng mga gawa ng kaaway sa iyo. Pero kung tayo po ay nakikinig at nagsasagawa, eh mananatili po tayong nakatayo kasi ang pundasyon natin ay bato. Ngunit iba ho yung nangyari sa verse 26 to 27. Kung nakikinig lang ng salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So mga kapatid, hindi lang sapat po ang pakikinig pala. Ang pakikinig, first step, para po yung faith natin ay umalab. Pero ang talagang magpapatuloy sa iyo sa buhay pananampalataya ay ang pagsunod.